Maligayang pagbabalik, mga kabirada. Sa araw na ito ay ating tunghayan ng isang bus company sa bansa na nag-iisang nagsiservisyo sa kahabaan ng Isabela City at Zamboanga City. Alam mo ba ito, kabirada? Mag-comment ka lang sa ating comment section sa baba para sa karagdagang impormasyon ng karamihan. Pero bago natin ipapatuloy ang biradahan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para lagi kang updated sa Kabirada TV. Ang Dabil Bus Transportation Company ay isang samahang negosyo sa dalawang pamilya, ang Rubio Family at Bill Family. Ang mga pamilyang ito ay isang kilalang politiko sa kanilang lugar sa Zamboanga City or Basilan Province. Ang kumpanya ay sinimulan ng namayapang mayor ng Isabela na si Luis Rubio Bildisikan sa taong 1990s. Ito'y nagsimula lamang sa limang mga Isuzu Journey Surplus galing sa Japan at humigit kumulang mga 10 Isuzu Forward Trucks na rinirimodel para maging bus unit. Ito'y nadagdagan pa ng 5 hanggang 10 Isuzu Elf na ginagawa nilang jeepney. Ang una nilang ruta ay nagsiservisyo sa Zamboanga City Downtown o Zamboanga City Public Market patungo sa Barangay Labuan. At ito'y kumukunikta sa ruta patungo Isabela City at Lamitan City, Basilan. Ang Dabil Bus Transportation Company ay nakilala sa tanyang nitong tatak at pangalan na La Virgin Milagrosa. Sa mga kapatid nating mga Chabacano ay tinatawag itong The Miraculous Virgin na naglalarawan sa patron sa parokya ng Zamboanga City. Mayroon ding ibang mga tatak nito tulad ng Our Lady of Pillar at Rubil sa harapan. Ang Rubil ay isang pinaikling salita sa kombinasyon ng dalawang angkan na Rubio at Bill. Ang mga angkan na ito ay tanyag at kilala sa larangan ng politika sa kanilang puok kung saan nagsiservisyo ang Dabil Bus Transportation Company. Si Luis Rubio Bildisikan ay nagpapatayo ng isang bus terminal sa Isabela City na ngayon ay tinatawag itong Isabela City Waste Terminal. Sa taong 2000, ang kumpanya ay nag-open ng rent-a-car service tulad ng bridal cab at public utility van. Dati nagsimula sila sa Nissan Sentra at nang lumago ay kumuha sila ng Honda Civic, 5 Nissan Urban at Toyota Hiace van unit. Ang kanilang negosyo ay patuloy itong lumago at bilang isang politiko ay nakapagdagdag sa kanilang popularidad sa buong Zamboanga, Basilan. Sa patuloying pag-usbong nito ay nakapabighani sa ilang mga teroristang grupo upang hihigil sa kanilang pamilya o kaya sa kanilang negosyo. Iba-iba na ngang mga banta ang natanggap laban kay Luis Rubio Bildisikan, ngunit hindi pa rin huminto sa pagpatuloy sa kanyang liderato para sa mahal niyang Isabela City. Si Luis Rubio Bildisikan bilang isang father of Isabela City ay maituturing din na bayani sa kanilang lugar dahil sa kanyang magandang hangarin at walang takot na pagsiservisyo sa bayan kahit sa gitna ng banta ng mga teroristang grupo. Naitala sa isang organisasyon na Subanon Tribal Council kung paano napaunlad ni Luis Rubio Bildisikan ang Isabela City. At isa na ngayon sa mga pangunahing destinasyon sa turismo na puno ng kakaiba at kahangahangang kultura. Sa loob ng 8 taon niyang paninilbihan, simula pa noong una niyang pagkahalal noong 1998, ay marami nang naipatayo ng mga gusali tulad na lang ng City Hospital, Government Complex, mga public markets, 2 bus terminal, paaralan, daycare, feeding center for children, multi-purpose, barangay hall, road for farmers or farm to market road, cultural centers, mga health units at iba pa. Gayon man noong March 3, 2006, si Luis Rubio Bildisikan ay binaril at namatay sa loob ng City Hall sa nag-iisang gunman na umaatake. Ang nasabing gunman ay napatay din sa mga security forces, ngunit may 4 na taong sugatan dahil sa nangyaring palitan ng bala. Dahil sa pagkawala ni Luis Rubio Bildisikan, ang kanyang mga tungkulin ay patuloy ginampanan ni Luis Bill III. Sa taong 2006, si Luis Bill III ay nagsimula sa kanyang karira sa politika at sa taong 2007 ay naging kasihal siya sa Zamboanga City. Samantala, si Luis Bill VI ay pinapatuloy ang mga naiwang pamana ng ama sa Isabela City. Sa mga panahong ito, ang kanilang mga unit ng bus ay unti-unting tumatanda at habang ito'y lumuluma ay lumaki din ang gastusin ng mga maintenance. Kaya habang patuloy lumago ang kumpanya ay nagpasya sila na magkaroon ng isang coach building division sa kanilang punong tanggapan upang masilbihan ang kanilang pangangailangan. Kalaunan ay nagdagdag sila ng mga Isuzu forward trucks at kino-convert para maging bus unit. Ang mga inaangkat nilang makina ay kadalasan gawa ng Hino Motors Incorporated dito sa Pilipinas.
Meron ding mga Isuzu Journey from Japan at ang iba naman ay Toyota Coaster. Hanggang sa ito'y parami ng parami at umabot na sa mga 50 units at sa kasalukuyan ay humigit kumulang mga 100 buses na. At sa taong 2020, ang mga units nila ay ginagawang makabago at dinagdagan ito ng mga units na gawa ng Almasura Motors Corporation at yung iba naman ay Hyundai County Buses, lalo na para sa kanilang mga tourist service. Gayunman, sa parehong taon, ang Davil Bus Transportation Company ay nagkaroon ng adisyonal na ruta mula Zamboanga City Downtown patungo sa Barangay Sangali. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga anak ni Luis Rubio Bildisikan ay isa ring aktibo sa larangan ng politika at ang kanilang kumpanya ay patuloy pa rin nakakatanggap ng sarisaring banta mula sa teroristang grupo at nagdiman ng mga halaga. Ako ay lubusang humahanga sa kakayahan ng bus company na ito dahil hanggang ngayon wala pa rin kahit isang kumpanya na nakikipagkumpetensya sa Davil Bus Transportation Company. Bukod tangi pa nitong nag-iisang kumpanya na tumatakbo sa kanilang serbisyo sa kahabaan ng Isabela City at Zamboanga City. Ikaw, kabirada, ano kaya ang masasabi mo tungkol sa ating video? Gusto naming malaman ang iyong kasagutan, kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At abangan ang susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Babayu!